Ayan nga mga idol, i-share ko sa inyo yung aking ano, paintings. Ayan. So, bago tayo mag-paintings, kakain muna tayo. Sa umaga, pagkat ito yung kinakain ko. Apple, pipino, at yung mga pinagbalatan ko, nilalagay ko sa halaman para tumaba naman yung halaman. Fertilizer ba? Ganyan. So, mini-blender ko yan. Tapos, matapos ng blender ay yung labas ng kala namin ito tanghali na ito yung mga last piece na yung lineup na kinata ng natin ay yung mga bagong tanim ko ng mga kusay medyo maliliit pa sila pero inaakit ko sa taas para mainitan pag medyo malaki na. So ayun, tapos na yung blender, yung aking juice naminom muna tayo para malam na yung sigmura. Patapos kuminom, ayan, start na ako mag-sketch ng aking drawing. So wala akong ano, kopyahan. Ang ginagawa ko, kinuha ko yung salamin para yung reference ko ay yung sarili ko na rin. Okay. Pinoporma ko yung kamay ko sa harap ng salamin and then kinokopya ko yung tsura niya kung paano. Hindi naman kopya ang kopya yung kamay ko kasi yung kamay ko kasi panlalaki, gusto ko yung i-drawing yung kamay ng babae. And nung umpisahan ko ng sketch, maraming bura-bura dyan. Kasi binaba ko kasi mga daliri ko malalaki. Sa kami ng babae, maliliit lang, malinipis. So matapos kong ano, i-drawing yung kamay, ginawa ko na yung skull. Sinunod ko yung isang kamay. Medyo mahirap yung kamay. Siyempre medyo nahihirapan ako sa kamay. Kaya medyo maraming bura. Ayan. So, ayan. Medyo fast forward na natin yung ano, yung video na to. Ayan. Maubo ko na rin yan. And then, kinitrace ko na. Konting finish na lang. Sa kamay. Ayan. Medyo may pahalaman tayo sa gilid ng aking table. Ayan. Pag ako nagdo-drawing, mga idol, pag wala akong reference, yung sarili ko yung ginagawa akong reference. Yun yung madalas na ginagawa ko sa mga drawing ko. Hinaharap ko yung salamin sa harapan ko, tapos yung sarili ko na ginagawa ako na reference. Tapos, medyo minabago ko na lang itsura. Ano, parang guide lang yung sarili ko na reference. Ayan, medyo forward na natin yung ating video. So, yung style ng drawing ko nito ay parang tattoo siya. Pero, mas gusto ko ilagay sa papel kaysa sa balat. Diretso lang natin ang pag-drawing, mga idol. Tapos ay drawing ng pencil, siyempre dudublihin ko na ng ball pen, Pilot na ball pen yung ginamit ko dyan. And then, ayan, acrylic color. Yan na yung aking ipapang kulay. Ayan. Kasi na natin ang pagkulay. Kung una kong ginawa ay yung black. Ilagyan ko ng konting gold. May gold yan, yung pintura na yan. Gold. Tapos, yun. Ginawa kong watercolor yung ano, yung acrylic. Pwede naman siyang gawing parang watercolor style. Yun yung kagandahan sa acrylic pag ginagamit mo. Pwede mo siyang gawing parang watercolor style. Na-adjust mo. Ano siya? Flexible. Pwede mo siyang gawing parang oil paint. Pwede mo siyang gawing parang watercolor. Kasi water-based naman siya. So, yan, konting detalye na lang. Yan yung ano, gold na pintura ko. Yung detalye na lang sa mga ano ko, drawing ko at video, lalabas na yung gusto kong maging kung ano itsura na yung painting. So, ayan, kita nyo na yung aking ano, isang triangle na may, parang may babae na nakapikit, na nakayakap siya sa isang skull. Perma ko na. Yan yung totoong pangalan.
Yan din yung sinasign ko sa mga paintings ko kapag ako nagpipaint. Yung totoo kong pangalan. Yung JB kasi ano ko lang, yung nickname ko lang yun. Kinuha lang yun sa pangalan ng dalawa kong kuya. Ako kasi yung bunso. So yung kuya kong panganay tsaka yung kuya ko na pangalawa sa pinagsama yung pangalan ko.